Tamang tulak tuloy ako ngayon, naputo. Ay nako, pagka minamalas ka naman ang aga-aga. Magandang workout to, ito sa ngayon, tamang tulak ako dito sa Quezon Avenue. Particularly malapit dito sa Agam. Dahil naputulan ako ng clutch cable. Buti na lang medyo malapit-lapit na ako sa papasukan ko. Mga siguro ang tansya ko mga 2 to 3 kilometers pa. Mga ganon, ganon kahabang tulakan. Wala, medyo minalas. Tapos wala pang bukas yata na ano, tawag dito na motorcycle parts. Kasi ano pa lang 5:30. Di lang naman ito yung first time ko na naputulan ng clutch cable habang umaandar sa highway. Pero ayun nga, sanayan lang din. Kailangan hindi nagpapanik. Problema lang talaga, mabigat tong motor. So mahirap magtulak. Weighing 130 kilos din kasi itong motor eh. Buti na lang sanay tayo sa ganito. Problema lang nito mamaya, basa na ako ng pawis. 5:40 na. Yun ang isang mahirap dito ngayon sa pagtutulak. Pagka ganitong nakago, tapos nasa halos gitna ako ng kalsada. So tamang tulak lang ako, hindi ko nakikita yung nasa likuran ko. Delikado. Pero wala tayong magagawa. Kailangan nating magtulak. Tapos pinagpapawisan na ako sa init. Tapos ang bigat pa ng tinutulak ko. Masama pa na ito, half tank pa yung motor. Mas lalo mabigat. Ha? Diba? Nakakagsabay ako sa kanila. Sana, iniwan na nila ako. Pusi na naman kayo, pwede naman kayo umiwas. So, galit na galit kayo masyado. Bad trip sila eh, kasi sa gitna rin ako nagtutulak. No choice ako dito, kailangan dumaan eh kasi iiba ako, naliliko ako dun sa may EDSA. Ayun, di ba? Ay. Oh, tintiis na lang, malapit na. Pero pag lagpas ko na EDSA, gagawin ko na yung alam ko na technique para dito sa motor. Yung ginagawa ko pagka napuputulan ako ng clutch cable, kailangan kasi doon tuloy-tuloy eh. Dito madami akong stoplight na madadaanan eh. Mahirap, baka madiskarga every time na may dumadaan sa akin sa gilid ko, kaya kabahan ako eh. Di ko kasi sila nakikita sa likod, tapos nakasuot pa ako ng helmet. Konting tiis na lang. Hindi lang pababa na to. Sa panyasa ba kayo, pababa na eh. Ito, pagka ganitong, yeah, maandar ako, pwede ko pa, ano to, ng primera. May papasok ko to ng primera, sabay, maandar. Sa mga hindi pala nakakaalam na gumagamit ng Rusi Classic 250, ang kasukat ng clutch cable natin, lalo na sa ganito na naka ano pa rin, clip-ons pa rin, is yung sa TMX Supremo. Shit. Baba na ako ulit, tamang tulak pa mamaya. Go! Ah, itong pwesto ngayon medyo
wala ako sa danger zone kasi nasa kaliwa ako ng motor, mga sasakyan nakasabay ko nasa kaliwa rin. Hirap nga lang talaga ang tulak. Na lang. Hoppa. Tanong ko pag bibigyan nila ako. Bibigyan sana. Thank you. Okay, bibigyan tayo. Ha. Di na lang. Salamat. Salamat bigyan. Thank you. Yes. Malaki ng pucha. Pinagbigyan ako ng malalaki. Yung maliit, hindi ako pinagbigyan. Hindi na lang. Bigat mo! Ah, buti pababa uli. Ito yung technique na sinasabi ko sa inyo. Kailangan tumatakbo ng at least G's yung motor. Yan. Tumatakbo na ng G's. Pasok ng primera. Andar. Pero hindi ko ina-advise na lagi gamitin yun kasi nakakasira rin ang gearing yun. Kasi the problem is kung paano ka hihinto dito ngayon. Yan sa intersection. Pupugak-pugak ngayon to. Oh, ha? Kinaya naman natin na ipasok sa intersection. Tapos ang problema kapag nandito na sa ganito. So, para maihinto siya, patay makina. Medyo kakadyot siya na ganun. So, nakakasira talaga. Pero no choice tayo. Kailangan natin gawin yun kaysa mahirapan ako. Tapos ka-counterflow na lang ako dito. So, malapit-lapit na rin yung pupuntahan ko. Napagtanong ako, meron daw bilihan ng parts dito kahit tumuna ako tatambay. So, siguro hanggang dito na lang tong random vlog na to. Nakakapagod, ang aga-aga, magang workout at tulakan. Pero kung halimbawa puputulan kayo ng clutch cable, kung naka-Rusi Classic 250, ang compatible na ito is TMX Supremo. Tapos kung hindi naman kayo naka-Classic 250 at mapuputulan kayo ng clutch cable sa kalsada, ano lang, presence of mind, tiwala lang sa sarili. Tsaka huwag masyadong matatarantat magpapanik. Kaya naman yan eh. Yung lang mihihirap lang talaga dito is magtulak. Lalo na kapag ganitong maaga pa, wala pa talagang mabibila ng mga parts. Well actually, meron naman ako extra parts na sa bahay. Oo, bakit di ko dinala? Pero wala, ganun talaga. So hanggang dito na lang. Peace! And signing out! Ciao!